Ang isang anak ay isang magandang biyaya para sa isang mag-asawa. Ngunit paano kung pareho kayong maputi, ngunit sa paglabas ng sanggol ay maitim ang balat nito at kulot ang mga buhok? Mapapaisip ka ba na baka may naging iba ang iyong asawa? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. 30 taong gulang na ang babaeng si Annalyn, ngunit wala sa isip nito na magkaroon siya ng asawa. Simula bata pa lamang kasi siya ay iniwan na siya ng kanyang tatay at hindi na niya ito nakita. Ayaw na ayaw niyang mapag-uusapan ang tungkol dito dahil kitang-kita niya ang hirap na dinanas ng kanyang ina, mapalaki lamang siya nito ng maayos. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ama at sa totoo niyan ay ang tingin niya sa lahat ng mga lalaki ay manloloko. Anak, tumatanda ka na pero hindi ka pa nagkakaroon ng nobyo. Wala ka ba talagang balak na mag-asawa? Tanong ni Aling Susan. Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Annalyn sa sinabi ng kanyang ina. Ano? Seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo, Nay? Ayaw ko na pong magkaroon ng asawa. Baka matulad lang po ako sa inyo. Mas mabuti na po yung sigurado at masaya naman po ako na kayo lang po ang kasama ko. Sagot ni Annalyn. Pero hindi naman lahat ng lalaki ay manluloko. Meron namang mga lalaki na seryoso at taalagaan ka na parang isang prinsesa. Paliwanag ni Aling Susan. Tama naman kayo, Nay. Pero ilan ba ang mga lalaki na sinasabi niyong seryoso? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lalaki lang ang seryoso sa buong mundo. Nakasimangot na sagot ni Annalyn. Hindi na talaga malaman pa ni Aling Susan kung ano ang gagawin niyang paliwanag sa kanyang anak. Alam naman kasi ng matanda sa kanyang sarili na darating din ang araw na mawawala siya sa mundong ibabaw. Sino na lang ang mag-aalaga sa kanyang anak kung mag-isa lamang ito sa kanyang buhay at hindi magkakaroon ng sariling pamilya? Hindi sila nakaranas ng isang maginhawang buhay dahil noong araw ay hirap na hirap si Aling Susan na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. Kahit ngayong may trabaho na si Annalyn ay hindi pa rin kumakasya sa kanila ang kanilang kinikita. Oo nga at nakakakain sila ng maayos sa pangaraw-araw, ngunit wala naman silang natitirang pera. Isang araw habang nagtatrabaho si Annalyn sa kanyang kumpanyang pinapasukan, ay nakita niya ang isang baduy na binata na kung saan ay bago pa lamang sa kanyang trabaho. Palagi niya itong napapansin na mag-isa lamang kumakain dahil walang gustong makipagkaibigan sa lalaki. Nang dahil doon ay nakaramdam siya ng pagkaawa kaya nilapitan niya ito. Wala ka bang kaibigan? Tara at sumama ka sa amin para may kasabay ka na sa pagkain ng tanghalian, paanyaya ni Annalyn. Wala namang ibang interes ang babae sa binata at ang gusto lang nito ay ang maramdaman nito na hindi siya nag-iisa. Maraming salamat ha. Ako nga pala si Daniel. Lumaki ako na walang kinilalang tatay dahil nagkaroon siya ng ibang pamilya. Kaya simula noon ay gusto ko nang palaging mag-isa. Bakit ba kasi kailangan pang magloko at hindi na lang makontento sa kanyang asawa? Nakayukong sabi ni Daniel. Nang dahil doon ay nagulat si Annalyn sa sinabi ng lalaki. Kung ganun pala ay hindi ka katulad ng iba na gustong manloko ng kanyang magiging asawa? Pabirong tanong ng babae. Ngunit napalitan muli ng pagkaseryoso ang mukha ni Annalyn nang sagutin ng binata ang kanyang katanungan. At bakit ko naman lolokohin ang aking magiging asawa? Naranasan ko na nga na mawala ng ama, tapos gagawin ko pa sa iba. Ayaw kong iparana sa aking magiging anak ang naranasan ko sa aking tatay, sagot ni Daniel. Nagbago ang pagtingin ni Annalyn sa mga kalalakihan nang makilala nito ang binata. Ibang-iba si Daniel sa ibang mga tao at wala itong ibang inatupag kundi ang kanyang trabaho. Nalaman din niya na kahit na kailan ay hindi pa ito nagkakaroon ng nobya. Dahil ang gusto daw nito ay ang matulungan muna ang kanyang ina na mag-isang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Lumipas sa mga buwan ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Takang-taka ang mga tao dahil sa ngayon ay nakikipagkaibigan na si Annalyn sa isang lalaki. Annalyn, siguro may relasyon kayo ni Daniel, no? Ganyan ba talaga ang mga lalaki na gusto mo? Yung baduy at mainhin kong kumilos? Pangaasar ng isa nitong kaibigan. Naku, hindi naman. Wala naman kaming relasyon.
Masaya lang ako tuwing kasama ko si Daniel dahil pareho kami ng pinagdadaan sa aming buhay, pagdepensa ng dalaga. Ngunit ang totoo niyan ay ang binata lamang ang alam niyang makakapagpasaya sa kanya. Kung may lalaki man siyang iibigin, ay wala siyang ibang pipiliin kundi ang binatang si Daniel. Ramdam niya sa kanyang sarili na hindi ito para magloko base sa kanyang mga salita na narinig mula sa binata. Lumipas sa mga taon ay nanligaw sa kanya si Daniel. Agad niya itong pinayagan dahil matagal na silang magkaibigan. Annalyn, natatakot talaga ako na ligawan ka dahil baka hindi mo ako magustuhan. Hindi ako gwapo at higit sa lahat ay alam ko namang baduy akong tao. Isa lang naman ang aking maipagmamalaki, ang maputi at makinis kong balat. Natatawang sabi ni Daniel. Ano ka ba Daniel? Huwag mo namang pababain ang tingin mo sa sarili mo. Sige, papayagan kitang manligaw. Mabait ka naman at mapagkakatiwalaan. Nakangiting sagot ni Annalyn. Nang manligaw si Daniel kay Annalyn ay kitang-kita ng lalaki kung paano niya napapasaya ang babae. Palagi silang magkasama kahit saan sila magpunta. Madalas nga silang mapagtawanan ng ibang tao dahil maganda naman ang dalagang si Annalyn. Ngunit bakit ang binatang ito pa ang napili niyang manligaw sa kanya? Hindi na lamang nila pinapansin ang mga ito hanggang sa dumating ang araw na naging silang dalawa na. Daniel, ipangako mo sa akin na hindi mo ako lolokohin. Ipagtatapat ko na sa'yo na mahal na kita. Natatakot lang ako na baka katulad ka ng iba. Seryosong sabi ni Annalyn. Pangako Annalyn, sa'yo lang ako at ituturing kita na parang isang prinsesa. Ang sabi ko nga sa'yo ay hindi ko na para gawin ang ginawa ng aking tatay. Alam ko kung gaano kahirap ang mawala ng isang ama. Masayang sagot ni Daniel. Agad ipinakilala ni Annalyn ang binata kay Aling Susan. Masayang masaya talaga ang matandang babae dahil sa wakas ay meron ng nobyo ang kanyang anak. Isang araw ay nangyari ang unang tampuhan ng magkasintahan. Paano naman kasi ay tinanong ni Daniel ang kanyang nobya tungkol sa tatay nito na nang iwan sa kanila. Annalyn, sino nga pala ang tatay mo at bakit niya kayo iniwan? Tanong ni Daniel. Huwag na nga natin pag-usapan ang bagay na yan. Kahit na kailan ay ayaw ko siyang mapag-uusapan. Siya na ata ang pinakawalang kwentang lalaki sa mundong ito. Galit na sagot ng dalaga. Agad namang humingi ng paumanhin si Daniel dahil nasaktan nito ang kanyang nobya. Lumipas pa ang mga taon ay napagdesisyon na ng dalawa na magpakasal. Napagplanuhan na rin nila na bumuo ng kanilang sariling pamilya. Daniel, gusto ko na kapag nagkaroon na tayo ng anak ay mabigyan natin siya ng magandang buhay. Kaya naiisip ko na magtrabaho sa ibang bansa. Paliwanag ni Annalyn. Ano? Hindi ba pwedeng dito ka nalang magtrabaho? Para palagi tayong magkasama? Gulat na sagot ni Daniel. Ngunit lumipas sa mga buwan ay hindi rin napigilan ng lalaki ang kanyang asawa. Mataas talaga ang pangarap nito para sa kanilang magiging anak. Lumipas ang isang taon mula nang makaalis ang babae ay muling nakauwi si Annalyn sa sariling bansa at dito nila sinubukan na makabuo ng bata. Ilang beses nilang sinubukan ngunit ilang beses din silang nabigo. Nang dahil sa lungkot ay naisipan ni Annalyn na muling magtrabaho sa ibang bansa. Daniel, huwag ka nang malungkot. Baka nahihirapan lang kayo na magkaroon ng anak dahil nagkakaedad na kayo. Magtiwala ka na isang araw ay makakabuo rin kayo ng sanggol. Malambing na sabi ni Aling Susan. Opo, Nay, pero nalulungkot lang po ako dahil gusto na rin po ni Annalyn na magkaroon ng anak. Hihintayin ko na lamang po siya sa kanyang pag-uwi at sasabihin ko sa kanya na muli naming subukan. Nakayokong sagot ng binata. Lumipas ang ilang taon ay natapos na ang kontrata ng trabaho ni Annalyn sa ibang bansa. Sa totoo lang ay nakaipon na ito ng malaking halaga ng pera at alam nila sa kanilang sarili na kaya na nilang mabigyan ng magandang buhay ang bata kung sakaling makabuo sila ng sanggol. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin nilang mag-asawa na magkaroon ng anak. Hirap na hirap talaga sila at puro kalungkutan na lamang ang kanilang nararanasan. Daniel, baka kailangan na nating tanggapin na ganito ang nangyayari sa atin. Magpatayo na lang tayo ng bahay. Isang linggo na lamang ay aalis na naman ulit ako patungo sa ibang bansa. Malungkot na sabi ni Annalyn.
Hindi mahal, hindi ako mawawala ng pag-asa. Palagi kong ipinagdarasal na matupad ang ating kahilingan. Positibong sagot ni Daniel. Lumipas ang isang linggo ay nakaalis na si Annalyn. Hindi na nila malaman pa ang kanilang gagawin hanggang sa hindi magkaroon ng buwa ng dalaw ang babae doon. Hindi na umaasa si Annalyn at natatawa na lamang ito. Ngunit lumipas pa ang 3 buwan ay wala pa rin itong dalaw. Nagpatingin si Annalyn sa doktor at nagulat na lamang ito sa kanyang nalaman. Buntis na ang babae at sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak ng kanyang asawa. Agad umuwi si Annalyn sa sariling bansa at pinayagan naman ito ng kanyang amo. Napaiyak na lamang si Daniel nang malaman nito ang magandang balita. Sige mahal, ako na muna ang magtatrabaho at magpahinga ka na lang dito sa bahay. Nakangiting sabi ni Daniel. Wala atang oras na hindi masaya ang lalaki. Ganadong ganado ito sa kanyang trabaho dahil sa wakas ay matutupad na ang kanilang pangarap. Ilang buwan pa bago manganak si Annalyn, ngunit kung ano-anong kagamitan na agad ang binibili ni Daniel. Sabik na talaga ito na mag-alaga ng bata at ipinapangako niya sa kanyang sarili na palalakihin niya ito ng maayos at tuturuan niya ito ng magandang asal. Daniel naman, hindi pa naman ako manganganak. May binili ka na naman na gamit ng sanggol. Bumili ka rin ng damit na mga panlalaki kahit hindi mo pa naman alam ang kasarayan ng ating anak. Natatawang sabi ni Annalyn. Mabuti na yung handa tayo mahal. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita ang kanyang itsura. Masayang sagot ni Daniel. Lumipas pa ang mga buwan ay dumating na ang araw na malapit ng manganak si Annalyn. Agad nila itong isinugod sa ospital at halong kaba at saya ang naramdaman nila. Lumipas ang ilang oras ay sinabi ng doktor na nakapanganak na ang kanyang asawa. Ngunit nanlambot na lamang si Daniel nang makita nito ang kanilang anak. Maitim ang mga balat nito at hindi niya kamuka. Ang ipinagtataka niya ay kayumanggi ang kulay ng balat ng kanyang asawa at maputi naman ang kanyang balat. Kung ano-ano agad ang pumapasok sa isipan ng lalaki at iniisip nito na baka iba ang ama ng bata. Lalo na't ang katotohanan ay nahihirapan silang makabuo ng sanggol ng kanyang asawa. Daniel, hindi ko rin alam kung bakit maitim ang ating anak. Wala siyang kamukha sa atin, pero mamahalin ko siya ng lubusan. Nagtatakang sabi ni Annalyn. Napayuko na lamang ang lalaki at hindi malaman ang kanyang gagawin. Nabalitaan na rin ng mga empleyado sa kanyang kumpanya na pinapasukan ang tungkol sa bagay na ito. Naging laman siya ng tawanan at chismisan. Sinasabi ng mga ito na nangaliwa daw ang kanyang asawa at naghanap ng ibang lahi na mas gwapo ang itsura. Nakakatawa talaga si Daniel. Isipin mo ba naman ay mukhang may lahi ang anak? Paano naman kasi ay ang lakas ng loob na magmahal ng maganda? Natatawang sabi ng isang lalaki. Sa pag-uwi ni Daniel sa kanilang bahay ay sobrang lungkot talaga nito. Pinagdududahan nito si Annalyn kaya kinausap nito ang kanyang asawa. Mahal, ako lang ba talaga? Wala ka bang ibang lalaki sa ibang bansa? Umiiyak na tanong ni Daniel. Wala ka bang tiwala sa akin? Ikaw lang ang mahal ko at hindi ako para manloko. Kung ayaw mong maniwala ay wala na akong magagawa. Sagot ni Annalyn. Nang marinig ni Aling Susan ang pagtatalo ng mag-asawa ay ibinulgar nito ang isang sikreto. Annalyn, alam ko naman na ayaw mo mapag-uusapan ang tungkol sa tatay mo. At ikaw naman, Daniel, alam mo naman na sa Japan nagtatrabaho ang aking anak, kaya bakit mo naman siya paghihinalaan na naanakan siya ng lalaking maitimang balat? Pangaral ni Aling Susan. Maraming kwento ang matanda at inamin nito na isang Black American ang kanyang nobyo na naging ama ni Annalyn. Sa kanya daw nagmana si Annalyn at hindi nito nakuha ang itsura ng kanyang dating kasintahan. Sa totoo lang ay natatawa na nga daw si Aling Susan nang makita nito ang kanyang apo dahil ang bata daw ang naging kamukha ng tatay ng babae. Kung ganun po pala ay malinaw na po sa akin ang lahat. Patawarin mo ako mahal. Naguluhan lang naman ako ng dahil sa itsura ng bata. Paumanhin ni Daniel. Wala kang kasalanan. Kahit naman ako ay nagtataka talaga. Hindi ko rin naman alam na Black American pala ang tatay ko. Ayaw na ayaw ko kasi na malalaman ang tungkol sa kanya.
Siguro ay ang matangos na ilong lang ang nakuha ko sa kanya. Natatawang sagot ng babae. Simula noon ay naging masaya silang pamilya. Naging malinaw na sa kanila ang lahat nang maipaliwanag ni Aling Susan ang isang katotohanan. Lumipas ang 10 taon ay sobrang gandang bata ng kanilang anak. Maitim ang balat nito pero sobrang daming tao ang pumupuri dito. Madalas nga itong kunin na model ng mga damit at talagang proud na proud silang mag-asawa. Napatunayan ni Annalyn sa kanyang sarili na hindi lahat ng lalaki ay manluloko. Merong lalaki na tulad ni Daniel na mamahalin ka ng tapat at totoo. Sa buhay natin ay marami talagang mga hindi maipaliwanag, pero huwag kang magbibigay ng istorya hanggat hindi mo alam ang totoo. Maging tapat ka sa iyong asawa kahit anuman ang mangyari. Iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal at tiwala, nang sa ganun ay mabuhay kayo ng masaya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.